Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga uri, ekolohiya, biolohiya at pangisdaan kasama ang paraan ng panghuhuli at pagkukulture ng maliliit na banagan o spiny lobster. Ito ang nilalaman ng presentasyon. Una ay pag-usapan natin ang mga uri ng banagan o spiny lobster na nahuhuli sa Pilipinas. Pangalawa ay ang kanilang ekolohiya o kung paano sila nabubuhay sa kanilang natural na tahanan at ang kanilang biolohiya. Pangatlo ay paraan ng palawenyo kung paano manghuli ng maliliit na banagan o puerelus. At ang pang-apat ay paraan ng pagkukulture ng banagan o spiny lobster. Merong walong klaseng banagan o spiny lobster na nahuhuli sa Pilipinas at lahat ito ay may malaking halaga sa merkado. Ang una ay ang tiger banagan na may trade name na royal green lobster o tiger lobster. Ito ang pinakamalaki sa lahat ng uri ng banagan at may pinakamataas na presyo kada kilo sa merkado. May kabuuang haba na aabot sa 43 cm at may timbang na 2.8 kg. Madali itong makilala dahil sa mga paa nitong kulay itim at mapusyaw na dilaw. Pangalawa ay ang banagan na may trade name na bamboo green lobster. Meron itong kabuuang haba na aabot sa 30 cm at may timbang na 950 grams. Madali itong makilala dahil sa mga mahabang puting linya sa mga paa. Pangatlo ay ang banagan na may trade name na red lobster. Ito ay may kabuuang haba na 30 cm at ang carapace ay may habang 12 cm. Ang katawan ay kulay dark brown o bluish brown. Kapansin-pansin ang mga kulay puti na tuldok sa katawan, ulo at mga galamay. Pang-apat ay ang banagan na mayroong ding trade name na red lobster. Ito ay may kabuuang haba na 30 cm. Ang carapace ay may sukat na 12 cm ang haba at ang timbang ay aabot hanggang 600 grams. Ito ay makikilala dahil sa darkish green at reddish brown na carapace o shell at dalawang puting tuldok sa bawat itaas na bahagi ng gilid ng bawat segment ng katawan. Panglima ay may local name na aswang. Ito ay may kabuuang haba na 40 cm. Kapansin-pansin ang puting tuldok sa unang bahagi na segment ng katawan. Ito ay may kulay na grayish blue. Pang-anim ay ang banagan na may English name na Japanese spiny lobster. Aabot sa 30 cm ang kabuuang haba ng katawan nito at nakikita sa dagat Pasipiko, particular sa Japan, Taiwan, China at Korea. Ito ay may pagkakalintulad sa unang red lobster o ang Panulirus longepis longepis. Ngunit wala itong mga puting guhit or bands sa antena at sa mga paa. Pangpito ay ang mud spiny lobster. Ito ay may kabuuang haba na 40 cm at haba ng katawan na 20 to 25 cm. Madalas na makikita sa maputik at mabatong bahura na malapit sa bunganga ng ilog. Ito ay may kulay dark brown o blue green na shell. At ang huling banagan na nahuhuli sa Pilipinas ay ang Chinese spiny lobster. Ito ay may kabuuang haba na 16 to 28 cm para sa lalaki at 13 to 16 cm sa babae. Ito ay makikita sa mababaw at mabatong parte ng bahura. Ito ay may kulay greenish copper na shell. Ngayon ay dadako tayo sa ekolohiya at biolohiya ng mga banagan. Una ay ang ekolohiya. Ang mga banagan ay nakatira sa mga bahura at mabatong lugar. Bihira sila sa mga lugar na malabo o hindi malinaw na tubig. Sila ay matatagpuan sa lalim mula 1 hanggang 50 metros. Sa ibang bansa, gumagawa ang mga collectors ng alternatibong tirahan ng mga banagan tulad ng saka ng bahagi na larawan para madali silang mahuli pag panahon ng hulihan. Ang mga banagan ay scavengers o kumakain ng mga tirang laman ng mga patay na hipon, alimasag, kabibe, isda at iba pang mga lamang dagat. Kumakain din sila ng mga lumot na nakadikit sa mga bahura. Sila ay aktibo sa gabi mula takip silim hanggang madaling araw. Kalimitang makikita ang mga banagan na nakagrupo sa mga butas ng bato o bahura. Ang ganitong pagkukumpol ng banagan ay magandang katangian para sa aquaculture. Ngayon ay dadako tayo sa biolohiya ng banagan, particular sa life cycle. Ang banagan ay nangingitlog sa edad na 2 hanggang 3 taon o pataas o kung umabot na sa 1 kilo ang timbang. Ang malaking babaeng banagan ay maaaring mangitlog ng mahigit 2 milyon. Sa panahon ng pangingitlog, ang mga banagan ay pumupunta sa mas malalim na parte ng bahura at doon nila papakawalan ang mga itlog. Ang pangingitlog ay maaaring 1 beses o mahigit sa panahon ng tag-init o summer. Ang itlog ay maaaring mapisa sa loob ng 3 o 4 na linggo. Ang itlog ay mapipisa sa unang antas ng tinatawag na pilosoma na nagaganap sa gabi. Ang pilosoma larvae ay mayroong 11 bahagi na makukumpleto pagkatapos ng 20 beses na paglulunod o paghuhunos
sa loob ng 6 hanggang 8 buwan matapos ang itlog ay mapisa hanggang umabot ang carapace sa haba na may higit 25 mm. Ang panghuling bahagi ng pagluluno o paghuhunos ay ang puerlus na maaaring tumagal ng 2 hanggang 3 linggo. Sa yugtong ito, ang puerlus ay 7 or 9 na buwan nang lumalangoy simula pagkapisa. Ang puerlus ay transparent at ang carapace ay may habang 5.01 hanggang 6.90 mm. Sila ay lumalangoy at naghahanap ng angkop na tirahan kagaya ng mga bahura, kulapo at iba pa. Ang puerlus ay hindi pa kumakain at nabubuhay sa natitirang enerhiya na meron ito. Sa sandaling makakita na ng angkop na tirahan ang puerlus, dito na sila maglalagi at sa loob ng 1 linggo, magbabagong anyo bilang juvenile ang puerlus at magkakakulay. Ang carapace nito ay may sukat na 5.31 hanggang 6.98 mm at nasa 1 taon na. Ang juvenile ay hindi na lumalangoy, bagkos lumalakad o gumagapang sa ilalim ng dagat. Ngayon ay dadako tayo sa paraan ng panghuhuli ng maliliit na banagan o puerlus. Ang mga paraan ng panghuhuli na aming tatalakayin ay nakabase sa Palawan. Una ay tatalakayin natin ang mga traps na ginagamit sa Palawan. Una ay ang cement type. Kagamitan ginamit ay semento, buhangin at iba't ibang hulmahan tulad ng PVC, lata o kahoy. Ang traps na ito ay may iba't ibang hulma at sukat base sa gusto ng isang kolektor. Nilalagay ng butas na may 2 pulgadang lalim ang isang bahagi ng hulmadong semento maliban sa cylindrical shape na binubutasan ang paligid nito upang doon manirahan ang maliliit na banagan. Meron itong lubid para pangsabit. Matured coconut fruit. Kagamit ang ginamit ay biak na bunga ng nyog. Ito ay nyog na biniak upang kunin ang laman sa paggawa ng kopra. Binubutasan ang labas ng nabiak na nyog gamit ang drill gun para dito manirahan ang maliliit na banagan. Nilalagyan ng tali para sa pabigat at sa taling pangsabit. Mixed materials. Kagamit ang ginamit, bunot, binet at metal rods. Ito ay mayroong 2 hugis, box type at pyramid type. Tinatali ang bunot ng nyog sa taas upang dito dadapo ang mga maliliit na banagan. Ang binet ay tinatali sa metal frame sa ilalim ng pinagsasabitan ng bunot upang pag-ahon ay hindi ito makatakas. Meron itong lubid pangsabit. Lumber. Kagamit ang ginamit, kahoy. Ang kahoy ay mga tira o rejected na parte ng isang lumber. Binubutasan ito sa buong paligid gamit ang drill gun na may lalim na 2 pulgada para tirahan ng maliliit na banagan. Meron din itong tali para pansabit. Ang ibang kolektor ay gumagamit din ng mga pang-attract at shading materials para sa kanilang traps. Madalas, ang kagamitang ginagamit ay bunot, kulapo, binet, lumang lambat at kulambo. Ang paggamit ng mga ito ay nakadepende sa lugar. Kung kukunti ang mga natural na kulapo o batong pwedeng pagtitirahan ng maliit na banagan, kagamitin ito ng mga kolektor pang-akit sa maliliit na banagan. Ngayon ay dadako tayo sa pag-install ng mga traps. Una ay balsang kawayan. Kagamit ang ginamit, kawayan, tubig, pangpundo gaya ng sako na may buhangin o kawayan na binaon sa putik. Ito ay ini-install sa maputik na parte at kalmadong bahagi ng baybayin. Ang mga traps ay sinasabit sa bawat 5 pulgada na may lalim na 3 hanggang 4 na dipa. Madalas na panghuling sinasabit ay ang cylindrical shape na semento. Tulos. Kagamit ang ginamit, kawayan, kahoy at lubid. Ang mga tulos ay tinutusok sa malalambot at mababaw na bahagi ng dalampasigan. Ang mga ito ay nagsisilbing poste para sa mahaba na kawayan kung saan nakabitin ang mga panghuli na maliliit na banagan. Madalas na panghuling sinasabit ay semento. Lollipop. Kagamit ang ginamit, kawayan, cylindrical shape na cement. Ito ay gawa sa isang pirasong kahoy o kawayan na may 1 dipa ang haba na ibinaon sa cylindrical na semento. Ang kalahating dipa ng kabilang dulo ng kahoy o kawayan ay binabaon sa mababaw, mabuhangin o maputik na lugar. Popsicle. Kagamit ang ginamit, kawayan at rectangular shape na semento. Kalintulad din ito ng lollipop, ang pinagkaiban lang nito ay ang rectangular semento ang ginamit panghuli sa maliliit na banagan. Ang rectangular na semento ay tinatali sa kahoy o kawayan na nakabaon sa seabed na mayroong 2 sentimetrong taas mula sa lupa. Ang huling parte ng presentasyon ay paraan ng pagkukulture ng banagan o spiny lobster. Ang mga puerlus na nahuhuli sa mga traps ang kadalasang ginagamit sa pagkukulture dahil wala pang hatchery para sa banagan. Ito ang kabuuang flow ng pagkukulture ng banagan simula puerlus hanggang sa marketable size. Sa Vietnam, ang pag-aalaga ng puerlus ay ginagawa sa floating cages. Ang cages ay naka-install sa lalim na 2 hanggang 5 metros. Ang cages na may sukat na 3.5 metro kubiko
ay gawa sa metal frame at binet na may maliliit na mata. Ang cage ay naglalaman ng 50 to 100 puerilay. Ang mga puerilay ay pinapakain ng mga tinadtad na isda, alimasag at mga kabibe pag ito ay nagkakulay. Ang pag-aalaga ay umaabot mula 3 hanggang 6 na buwan at umaabot mula 10 at 30 gramos ang timbang ng isang banagan. 60 hanggang 70% ng puerilay ang nabubuhay sa ganitong pag-aalaga. Sa Indonesia, ang puerilus ay nalagaan din sa cages. Pero ang cage ay naka-install sa ilalim ng balsa na ginagamit sa paghuhuli ng maliliit na banagan. Ang mga naka-install na cages ay gawa sa metal frame at binet na may maliliit na mata at may sukat na 3.5 metro kubiko. Ang cage ay naglalaman din ng 50 to 100 puerilay. Ang cages ay nilalagyan ng gracilaria bilang taguan ng puerilay. Binibigyan din ng tinadtad na isda pag nagkakulay na ang puerilay at inaalagaan sa loob ng 1 hanggang 3 buwan kung saan umaabot sila sa timbang na 5 hanggang 10 gramos bawat isa. Mas maraming nabubuhay sa ganitong pag-aalaga dahil diretsahan silang nilalagay sa cage. Ngayon ay dadako tayo sa grow out or juvenile phase. Sa Vietnam, kadalasan ang juvenile na mayroong 10 hanggang 50 gramos ay pinapalaki sa floating cages na mayroong 9 na metro kubiko ang laki. Ang bawat cage ay nilalagyan ng 20 puerilay. Pag umabot sa timbang na 100 gramo ang juvenile na banagan, nililipat sila sa marketable size na cage tulad ng fixed bottom cages. Ang mga cages ay naka-install sa lalim na 7 to 8 metros at may regular na cage cleaning. Ang mga juvenile ay pinapakain din ng tinadtad na isda, alimango at kabibe. Sa Indonesia, ang pag-aalaga ng banagan ay hango sa pag-aalaga ng mga isdang lapu-lapu gamit ang floating cages. Ang mga cages ay may nakasabit na sakong pagtataguan ng wild na maliliit na banagan at tinitignan ito araw-araw para sa bagong supply ng puerilus. Kadalasan, ang juvenile na mayroong 10 hanggang 50 gramos ay pinapalaki sa floating cages na mayroong 9 na metro kubiko ang laki. Ang bawat cage ay nilalagyan ng 20 puerilay. Sa pag-aalaga, ang mga magkakasing laki ay nilalagay sa isang cage at ang mga mabibilis lumaki ay hinihiwalay sa ibang cage o pinagbibili. Ngayon ay dadako tayo sa harvest phase. Tiger banagan mula juvenile ay maaaring tumimbang ng 1 kilo sa loob ng 18 to 20 months. Ang scallop spiny lobster naman ay umaabot ng mahigit 9 na buwan bago umaabot sa marketable size na 200 to 300 gramos. Hindi maaaring i-culture ng higit sa marketable size ang banagan dahil bababa ang presyo nito sa merkado, maliban kung gagamitin ito bilang breeders. Bago ang harvest period, kinakailangang palitan ang lambat na pinaglalagyan nila upang mapadali ang pagkolekta. Ang pag-harvest ay sa pamamagitan ng paghila ng lambat na kanilang pinaglalagyan hanggang sa sila ay pumaibabaw at kinokolekta gamit ang scoop net. Ang banagan na nasa tamang marketable size ay nagkakahalaga ng $50 per kilo or 2,500 pesos bawat kilo sa Pilipinas. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang pangunahing pagkain na ibinibigay sa mga cultured na banagan. Kadalasan, ang mga isda na mababa ang presyo or nauhuli sa pagdidinamita ang ginagamit sa pagpapakain ng lobster. Pero mas maigi na ang isdang ginagamit ay sariwa para maiwasan ang pagdapo ng iba't ibang uri ng sakit na makakasira sa kalusugan ng lobster. Gumagamit din ng mga kabibe na marami sa lugar tulad ng tahong at hinahalo sa trash fish. Sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa rin ang pag-formulate ng pellets feed na may mataas na nutrients content para sa mga lobster. Sa pag-aquaculture ng banagan, kinakailangan din na magkaroon ng regular na sorting mula nursery hanggang juvenile grow-out phase para maiwasan ang cannibalism at pagkamatay ng maliliit na banagan. Ayon sa pag-aaral, ang juvenile na scallop spiny lobster na may 22 gramos ang bigat ay pwedeng pakainin base sa 100% bigat ng bawat isa. Ang pagpapakain ay dapat sa takip silim dahil sila ay mas aktibo sa tuwing gabi. Ang pagkain ay dapat may sapat at balancing nutrisyon para sa mas maising culture period at pagpapakain. Tulad ng ibang aquatic aquaculture species, meron din mga sakit ang banagan na nagpapababa sa kanilang halaga sa merkado o nagpapalugi sa mga farmers. Ang mga common na sakit ay tulad ng milky disease, black gill disease, loose head disease, loss of appendages disease, and tail rot disease. At dyan po nagtatapos ang aming presentasyon at sana ay marami kayong napulot na kaalaman patungkol sa mga uri, ekolohiya, biolohiya at pangisdaan kasama ang paraan ng panguhuli at pagkukulture ng maliit na banagan o spiny lobster. Muli, magandang araw sa ating lahat.